paano ko pa sasabihin? Kahit wala akong nakikitang solusyon or na may nakikita man lang sa dulo, tiwala lang ako sa kanya na pa nga nila alam yung problema pero naka-offer na kagad sila. Hindi maipa-feel sa akin na mag-isa lang ako. So, kailangan ma-pull out kagad yung katawan. Alam nila yung proseso na nangyayari. May matatanggal din. Kumbagal. Thank you, May. It's already 10, almost 10 a.m. And, paano ko ba sasabihin? Actually, speechless ako kasi kagabi nung nasa work ako, guys, diba, na mayroon akong gig. So, yung isang kapatid ni Nins na, na sumunod sa panganay, kasi apat sila na magkapatid, yung panganay patay na. So, ang natira na lang sa kanila tatlo. So, si John, si Kuya Victor, then yung bunso si Nins. So, kahapon, we got the news na yung isang kapatid ni Nins na panganay, sumunod sa panganay si John, yung sumakabilang buhay na. Medyo nagulat kami kasi nga, hindi naman din namin in-expect yun, you know. Although, may mga nakakita dun sa area kung saan nakatrasilin niya sa Bulacan na yun, nakita si Kuya daw na tumumba parang ganyan. So medyo all over the place pa kami ngayon dahil yung bangkay na sa Bulacan kailangan namin asikasuhin ngayong umaga. Hindi kami makapunta doon kagad, gawa nang yung sasakyan. Kaya gamit ko si Nino, wala silang sasakyan. Gamit ng mama ko, yung mama ko nasa Quezon niya, diba? So hindi makalipad kagad si Nino para maasikaso. Tapos tawag ng tawag niya yung barangay. Gawa nga na nandito kami sa Fairview at pabiyahiin namin yun. So far si Nino okay naman. Nandun, prepare lang kasi yung mga bata lang din na may iwan. Di naman pwedeng dalhin yung mga bata dahil buong araw kami maglalakad ngayon. Buti na nga lang wala kaming work. Wala akong work din mamayang gabi. So ayusin ko yung mga anong mga kailangan gawin. Wala talaga, sabaw kami ngayon. Yun, so mga 2 oras lang yung tulog kasi dumating ako kahapon para mga 3 a.m. na. Ayan, malapit na kami sa ospital, mga Ninskis. Buti na lang wala masyadong traffic. And dito lang ako natagalan sa mga toll gate. So anyway, ako yung nag-drive kasi nakatulog naman ako ng maayos-ayos. Talagang sinamantala namin yung 2 oras na tulog. And then meron din kaming mga deadline na kailangang tapusin. Kaya sabi ko, kailangan talaga ngayon na magtulungan kaming mag-asawa. So ako yung nag-drive habang si Jet, dala niya yung laptop niya dito. Dito siya nag-work, nagtatrabaho. And very timing na nga lang din. Pinagpapasalamat ko kay Lord na at least bawas sa isipin namin dahil walang gig si Jet mamayang gabi, wala siyang gig. So talagang yung attention namin naka-focus dito sa mga kailangang ayusin. Kasi guys, biruin nyo, yung katawan ni Kuya John nandun pa sa ospital. Tapos pupunta pa ako sa sementeryo. Tapos kailangan din namin asikasuhin yung burial niya. Buti na lang nga din, si Mama, alam niyo talagang ang galing talaga. Mother knows best talaga. Mother knows best. Kasi sila, si Mama at saka si Kuya John, meron silang burial plan sa St. Peter. Kik sila, Kuya Boy, ikaw at si Kuya Victor wala. Oo. Katangi-tangi naman din silang magnanay. Sila ni talaga. So, yung mama at alam mo yun,
alam na alam talaga ni Mama kung sino yung mga kailangan talaga. Hanggang huli, hindi pa rin talaga kami pinapabayaan ng mga magulang namin. Si Mama, kahit gano'n yung sitwasyon niya ngayon, naihanda niya lahat ng mga bagay-bagay in a way na hindi kami masyadong mahihirapan ni Kuya Victor. Lalo na't may kanya-kanya din kaming pamilya na inaasikaso at kailangang, alam niyo yun, kailangang i-prioritize, di ba? Alam mo yun, kaya kami lang din talaga ni Kuya Victor yung tutulong sa kanya, lalo na wala siyang pamilya, wala siyang asawa, wala siyang anak. So mag-isa lang talaga siya, kumbaga mag-isa lang talaga siya sa buhay bukod sa amin na kapatid at nanay niya. Pero yung nanay naman namin, hindi na namin maasahan. Pero alam mo yun, hanggang sa huli talagang yung pagiging nanay ni Mama Toyang sa kanya is nagampanan niya hanggang sa huling hininga niya kasi meron siyang burial plan, diba? So sabi ko, si Mama talaga nung nasa katinuan days pa niya, no? Alam mo yun, wala talagang magulang na maghahangad ng masama sa anak niya or pababayaan na lang yung anak niya na dahil porke malaki na or may edad na, diba? Bahala ka na sa buhay mo. So, diba, imagine niyo yun. Kaya, bothered lang ako kagabi kasi, alam mo yun, nabulaga ako eh. Tapos wala dito si Kuya. And then, diba, may kaming mag-asawa, may personal problems din kami, and may mga trials din kami hinaharap at the moment. Sabi ko nga, kakatapos lang ng isang problema nung isang araw, meron na naman ngayon. Pero, sige lang, dahil buti na lang talagang mas ma-connected na yung pagsasama namin ni Jet ngayon, it really made me feel I'm not alone and secure kahit na wala akong tinitignan. Alam niyo, basta si Jet lang magsabi. Naiyak ako yun. Si Jet lang magsabi na nandyan siya. Kahit wala akong nakikitang solusyon or may nakikita man lang sa dulo, tiwala lang ako sa kanya na magagawan at magagawan ng paraan. Hindi yun nga. Sila Kuya Victor doon sa Canada. Sila automatic yun sa kanila. Pag may problema, magsabi kayo agad. Ganon sila ka-accommodating na hindi pa nga nila alam yung problema pero naka-offer na kagad sila. So, yun lang. Importante kasi talaga ngayon, lalo na sa pinagdadaanan ko, is yung presence. And hindi maipa feel sa akin na mag-isa lang ako. So, ayun. Naiyak lang. Ikwento rin namin sa inyo later kung sino yung kapatid na isa, kasi for sure hindi nyo kilala yun, na nakikita nyo lang madali si Kuya Victor and then si Nina, pero meron pa kasi silang isang kapatid na in a way ano yun eh, parang medyo napariwara sa buhay din. So yun yung hindi madalas, or yun yung ano, for sure doon sa mga ibang nakapanood na ikwento na namin yun sa previous vlogs. Pero sa mga ngayon pa lang makakapanood, yun, mamaya ikikwento namin. Kasi sa totoo lang, medyo lutang kami pareho kasi galing ako ng gig kagabi. Alam mo yun, kinikwento ko nga sa kanila, may good news pa nga ako, di ba? Na dahil nga tomorrow, imi-meet ko yung mga half-siblings ko. Sabi ko, di ba, parang nakatapos tayo doon sa isang problema, tapos parang may consolation, may grace, kasi makakapag meet sila nung mga half siblings niya, tapos ito naman yung nangyari sa part ko, sa pamilya namin, ganyan. So ako, okay, ano lang talaga, hinga-hinga and trust talaga kay Lord na kahit na hindi mo na alam kung ano na yung mga nangyayari tsaka bakit nangyayari, yun na lang din yung masasabi mo. And sabi nga ng friend namin na si Lisa, habang papalapit ka kay Lord, mas lalong humihirap lahat ng mga bagay-bagay. Hindi dahil hindi kanya mahal, pero dahil yung way niya is not the usual way, pero that's the best way. And yung dulo nun is usually, that's where the glory is. Hindi yung doon na masarap during the process, but the glory is in the end. Na talagang mahirap when you get closer to him. Hindi niya man niya pinromise na when you come to me, everything will be bed of roses, or everything will be ketcha rin naman, di ba? Blessed din ako na nagkaroon ako ng asawa na katulad niya, kasi at times like this, kung sakaling ako man yung nasa posisyon na ganyan si Ninyal, ako yung
very emotional sa aming dalawa. Ano, God gave her that skill and that gift na she can be functional even na parang emotionally distressing. Emotionally distressing na yung mga bagay-bagay. She is able to switch that ano na functional siya. Kaya niyang iset aside yung emotion ng yung hindi naman walang pakiramdam pero kaya niyang isang tabi at gawan ito muna then let's deal with emotion later. Ako kasi hindi ko kaya yun dahil ako everything that I do mayroong kakabit na emotion, so ganun ka strong yung emotion ko. So sa aming dalawa talagang more than ever, so I really applaud Nins because of what she has right now, dahil kung ako yung nasa posisyon niya I would have been very all over the place. Pero siya, alam mo yun, nakakaisip siya ng paraan, nakakagawa siya ng ano na, kumbaga, nakaka-focus siya. Ako, yan ang bagay na hindi ko kaya at hindi ko magawa. So, ako din naman, di naman ako talaga nag-set aside ng emotion ko. Jet made it bearable for me na, kumbaga, I'm aware with my emotions. I'm processing it slowly. Yun lang, kumbaga, mas goal-oriented ako pag sa mga ganitong pagkakataon na solusyon. Anong kailangan gawing paraan, paano to gagawin, para masolusyonan to. Ito yung sagot, ganito, ganyan. So, doon naman ako naasahan ng mga kapatid ko na nasa Canada kasi nung once na binigyan nila ako ng instruction, okay, I take it from there. Ako na bahala. Kalala ka dyan? Asya, relatives. Kapatid? Opo. Kasi umuwi na kami, naghahanap po yung mga barangay ng relatives. Ano, parang wala po ata kung sino na kita. Iniwa po sila ng MVR dito na pinamitan po ng ambulansya ng poblasyon. Ngayon po yung ambulansya ng poblasyon, saka mga tao, naghahanap po ng relatives. Kasi po, yung bahay namin, uminom pa po daw ng tatlong gin ngayon, ay bago hapon. Ayun po, sabi ng mga balibalita po nung no, nakaraan. Pero sabi nakain nga raw po. Tapos nag-cobra pa, talaga naman eh. Okay. Ayan, nandito si Kuya John John dito. Wala kasing ano to, public hospital, so dito kailangan ma-pull out kagad yung katawan ni Kuya. Tapos i-transfer. So, hindi na natin titingnan yung loob, ano? Okay, guys. Tapos na kami doon sa ospital. Maraming salamat pala kay La Kuya Larry at kay Kuya Brian. Nag-assist sa amin. Gawa nga ng kagabi pa nandun si Kuya John. Maglalakad lang yata tayo, babe. So, napakiusapan namin sila. Ang nangyari pa, yung ospital na pinagdalhan. Kasi dito sa sa lugar namin, maliit lang yung ospital na malapit. So, wala silang morgue, wala silang freezer. Kaya, yung katawan, hinahadali na mapapick up. Gawa nga ng delikado, diba? Naka-expose doon. Ginilid lang nila, tapos tinakpan, inilagay sa loob ng tent. Pero, syempre, hindi pa rin talaga advisable yun. Kasi, alam nyo na, diba? Pwede yun makapag-spread ng sakit. And makompromise yung mga ibang pasyente doon at yung mga tao sa loob ng ospital. So, ayan, after ng ospital, dumiretso kami kay Ate Ems, yung kapitbahay namin na nag-aasikaso nung St. Peter Plan ni Kuya John John tsaka ni Mama Toyang. Alam nyo guys, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin ngayon, hindi pa rin talaga kami pinapabayaan ni Lord. Mamaya i-chichika ko sa inyo kung ano naman yung grace na binigay ni God sa amin kahit na ganito yung pinagdadaanan namin. So ngayon, andito kami sa may St. Peter Memorial Gardens dito sa may Giginto, Bulacan, dahil nga nasa next step na kami. Next step, very logical talaga si Bakala. Inaasikaso na yung memorial service niya at saka yung schedule ng burol. So ayan. Antayin natin sila kasi ngayon, sisilipin natin. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako kasi, alam mo yun, nandito kami sa stage ngayon na ano, pero, alam mo yun, parang
wala, smooth yung process. Maano lang talaga, mapanaki, pero hindi pa rin talaga pinapabayaan. Maraming salamat ate sa pag-aasikaso. Si Ate Ems, tinawagan ko, sabi ko, ate, susunduin kita dyan. Sabi niya, sige, magtotobrush mo na ako. Kasi biglaan talaga lahat ng mga pangyayari. Si Ma'am Arlene. So ito at least, no, kahit sila Kuya Victor nasa Canada, mapapanood nila to. Alam nila yung proseso na nangyayari. So kaya at least na-document namin to ngayon. Na nakikita nila Kuya Kat na sa Canada sila. Lagi isang may matatangkad din. Ah, si Prenazone dyan medyo matangkad. Natangkad po. Nakasayap. Taas niya. Okay. Pero, kaya katawan. Kaya. Ayun lang. Nakukunin niya yung labi ni Kuya John John. Two hours later. Hello mga Ningski, sayan. So, anong oras na? Alas 3 na ng hapon, guys. At medyo masalimuot. Hindi naman masalimuot, pero medyo ano kami ngayon. A little bit disoriented. Ayan, kasi syempre, di ba, nagulat kami. Ginulat kami nung sitwasyon. Nandito kami ngayon sa Dearly Departed kasi yung nanandun kami, supposedly dapat ililibing. May plan. Mayroong, nasa St. Peter kami kanina, so may plan dapat i-embalm, kaso nung chinek nung embalmer, hindi na kaya yung loob, hindi na kaya yung i-embalm, so ang choice lang is ililibing, diretso libing or i-cremate. So napag-usapan nila kuya, nila ninya na diretso cremate na lang. So alam mo yun, parang kagabi lang, tapos diretso ko remate, no? Parang ipaprocess mo pa lang sa isip mo, tapos ito kagad. So nandito kami ngayon sa Bulacan. Sinina na yung may inayos lang siya dun sa likod, pero diretso na kami ng crematorium. Hindi na din doable. Plano ko pa nga, sinabi ko pa nga kay Nins na kahit maglamay tayo ng kahit 2 days man lang, kasi hindi na talaga kaya, kasi mamamako daw. So walang choice, cremation na lang. Then pagka-cremate, dadalhin yung labi sa we'll bring it sa Manila para mapabless. Yun. Also, we'd like to thank yung mga friends namin, yung ate ko, yung mga kaibigan namin na nagbigay ng tulong, nakiramay, at yung mga nagbe-message. Pasensya na kayo talaga, sobrang disoriented kami, as in halos wala pang tulog, tapos si Nina kagabi hindi alam mo yon, yung kailangan niya well, good thing nga kaya ni Nina mag-function, kaya niyang i-separate yung sarili niya sa emosyon na dapat at the moment. Marami kaming pinagdadaanan ngayon, hindi lang yun doon sa amin mag-asawa, meron pa kaming isang problema na inaayos sa pa yun. Then afternoon, ito naman. So parang sunod-sunod yung mga pangyayari, yung mga problema ang dumaraan. But then, you know, meron ding, sabi ko nga, no, nag-uusap kami ni Nins na talagang hindi rin tayo pinababayaan, na we are going through the process of this, pero along the way may mga consolation, may mga blessing. Grabe, nag-work pa ako kagabi. Tapos tomorrow, imi-meet ko yung mga half-siblings ko naman, na isa rin yung milestone sa buhay ko rin. Alam mo yun, parang medyo emotionally overwhelming siya for me on both sides. May happy, may hindi okay. So, alam mo yun. Tapos may mga responsibilities din kami that we need to do on the side. So, kailangan emotionally stable kami mag-asawa. Pag may pinadaan sa'yo, kailangan mong daanan talaga, sunod-sunod, no? Pero
God will not leave you empty-handed. He will just give you the right amount of strength, right amount of grace, right amount of courage, heart to go through everything. So, yun lang. Okay, so proceed na tayo sa next na gagawin. Kailangan ko rin samahan si Nins kasi kahit pa sabihin yung emotionally strong si Nins, no? Kailangan pa rin niya ako on her side. And ako yung kailangan niya the most at this moment. Yes, mahal. Ito, samahan na kita. Alin? Ayong parang ano, horrible. Ganda naman. Ash ko baka gusto niyo pong yung ash ko kasi naka-plastic na. Mm-hmm. Yung pouch ko para kung safe din yung ash. Magkano? Nasa magkano po yun? $300. Yan lang yung ano. Cream? Cream. Sa loob po ito. Mm-hmm. So, nandito kami ngayon sa Dearly Departed. Ano pong address nito? Giginto pa rin ano? Poblacion Giginto. So, ngayon lang nakapunta dito. Dito, dinala ng St. Peter. I-refer yung Kikremate sa dito. Yan. Dearly Departed Crematorium. Ayun guys, first time namin mag ganito. Yung crematorium, first time namin ma-experience to. At kami lang dalawa ni Nina. Hindi din namin alam yung proseso. Hindi rin namin alam kung paano, anong ginagawa dito. So, first time to talaga. Yan. So, papakain na para kay Kuya. Ano yan, Kuya? Bakit ano, hindi na lang ipapakita yung wala lang damit lang? Hindi naman. May parang parang kumbaga sa Head lang yung ipapakita. Sabi ko, bakit hindi ipapakita? Kasi syempre, iniisip din nila na masyado na pag-decompose na kasi actually yung katawan ni Kuya John dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, in kagabi pa siya. Also, di ba, I've mentioned naman na yung ospital wala silang proper storage, hindi rin siya na-freezer. So, meron na siyang mga bruises and nagsisecrete na daw ng mga body fluid. So, syempre, kumbaga yun na hindi nakaaya-ayang tignan. And I think, no, inaano na lang din nila yung relative na to lighten up the agony and the sorrow. Kasi syempre, pag nakita mong ganun yung sitwasyon ng katawan niya, lalo mong mararamdaman yung effect nun sa'yo, yung nakikita mo. So, okay na yun. First time namin to na magpa-cremate and 3 hours nga daw yung process niya. So, yun. Tignan natin mamaya, guys, kung paano. Tapos nandito tayo ngayon, dalawa tayo. Pero in spirit, nandito yun sila, Kuya. Diba? So, talagang... Yeah. Buti na lang talaga na ano, pag mga ganitong pagkakataon, kahit na, alam niyo yon, kahit na alam ko, aware ako sa sarili ko na kaya kong gawin tong mag-isa kasi being functional and head level, kaya ko talaga yung trabahuin mag-isa, pero iba yung meron kang katuwang talaga na matatawag. Kumbaga yun. Thank you, babe. Pala yun, makita yung buto bago nila i-powderize or i-grind. So, ito pala yung itsura niya after makrenate. Buto na lang yung natitira. Ayan na. Ang ganyan na sa plastic, no?
bigat pala, ang init pala. So yan guys, may natapos na yung mga inayos namin dito sa Bulacan. Bigpit na rin namin si Christian yung pabalik. Uli na tayo sa bahay. So yun. Uli na tayo sa Quezon City. Balik na tayo dito ng mga ano. Kasi iniisip din namin yung mga bata, wala silang ano doon, magulang sa bahay. Wala din kasi mama ni Jet na sa Quezon. Last update mga ninskis, before matapos yung vlog natin, nakauwi na kami dito sa bahay. Sobrang pagod na pagod ako. Kaya yun ako pa nga sana gustong mag-good night na para matapos ko na yung vlog. Mabawas na sa intindihin ko. Kaya lang, yung katawan ko, lagkit na rin siya. Sabi ko, maliligo muna ako para pagkatapos ko maligo, fresh na ako. Siya ako mag-good night sa inyo. Ayun. Kasi alam nyo kanina, nung si Jet na yung nag-drive ng sasakyan pa uwi, doon ako nakaramdam ng pagod. Sabi nga ni Jet, nakatulog daw ako sa sasakyan para daw akong bata. Ganun daw kahimbing yung tulog ko na alam mo yung hinihili sa loob ng sasakyan. Kasi talagang the whole time talagang naka-focus ako and kilos talaga. Alam mo yun, pagod lahat eh. Pagod talaga lahat. Emotionally, mentally, physically exhausted talaga lahat yung pagkatao ko. Kumbaga. So, nung nairaos na namin lahat ng bagay-bagay, nung nakuha na namin yung ashes ni Kuya Jonjon doon sa crematorium, nung pauwi na kami, sa NLEX pa lang actually tulog na ako. Kasi kumbaga parang finally, nakaraos na kami. And pag-uwi nga dito sa bahay, sabi ko matutulog ako talaga. Although sa Lunes, meron pa akong mga kailangan ayusin ng mga documents dahil nga nag-fall siya ng Sabado, di ba? So sa Monday, aayusin ko yun. Ayun lang mga ninskis, grabe, ang bilis ng mga pangyayari talaga. Ganon siya, kung gaano kabilis tong vlog natin, kung gaano nyo nalaman lahat ng details in just one video, ganon lang din kabilis talaga lahat na nangyari in reality. Super grateful sa mga taong nakapaligid sa amin kasi hindi namin yan pinagdaanan ng ako. Personally, ako lang mag-isa since ako yung nandito sa Pilipinas. Katuwang ko sila kuya, nandun sila sa Canada. Then, yung asawa ko si Jet, talagang siya yung present all the time sa tabi ko. And sila kuya Victor, si Ate Carla, nakaalalay din sila. Lagi kami nag-uusap, nag-chat-chat, nag-call para sa mga kailangan gawin. Ako din, nag-a-update ako sa kanila kasi that's the least I can do for them. Wala din ako dun para i-comfort sila, no? Kumbaga, kanya-kanya kaming comfort sa sarili namin. But, you know, make them feel that you are present. Even virtually, is a very big help for them na rin and for me as well. And ayun, gusto ko lang din magpasalamat dun sa mga taong nag-assist sa amin. Especially kay Ate Mildred, ayan. Kay Ate Mildred, kay Ate Joy, mga kapitbahay namin yan doon sa subdivision namin sa Bulacan. Si Ate Mildred yung unang nagsabi sa akin kung ano yung nangyari sa kapatid ko. Kaya naman agad-agad ako nakipag-coordinate sa kanila. Tapos si Ate Joy yung nurse dun sa pinagdalhan na hospital. Kaya somehow I feel accommodated. Kasi kahit papano, diba, may taong nagmamalasakit sa kapatid ko doon kahit wala kami doon. Also, kay La Kuya Ryan, si Ate Ems na nag-assist sa amin doon sa burial plan ng St. Peter ni Kuya Jonjon. She was very helpful along the way kahit na hindi namin nagamit yung plan niya kasi yung body is decomposing fastly kaya it was advised. We were advised to have it cremated instead. And then sila Kuya Ryan, yan barkada ng mga kapatid ko doon sa Bulacan, talagang naka-update din sila and they really made sure na present din sila sa lahat ng mga nangyayari. Wala man, alam nyo yun, feeling nila wala silang naitulong, pero napakalaking bagay yun na naalala nila kami. Kasi sa amin from St. Peter Giginto, ayan si Ate Arlene, maraming salamat. Si Kuya Eko, yung nag-drive nung sasakyan, from St. Peter din siya, kumuha ng body ni Kuya Jonjon, tapos dinala din doon sa crematorium, tapos yung sa dearly departed, ayan, yung mga staff doon and yung owner, maraming salamat po for accommodating us kahit last minute na kasi
I think hanggang alas 5 lang sila eh, pero talagang tinanggap nila yung body para mairaos na din namin kasi talagang andun pa din yung pagtulong nila hanggang sa huli. Kay Cloudy, they are very, very, very cooperative throughout the process. Kaya yun. And sa inyo din, mga Ningskis, pasensya na kung di ako nakakapag-social media. Talagang first things first, kailangan kong isettle yung kapatid ko. Yun lang yung nasa isip ko. I can update you anytime. I can post sa Facebook anytime. And this video, I tried my very best to update you through this video para din to sa mga kapatid ko doon sa Canada and sa mga ibang kamag-anak namin na nasa malayong lugar. Kasi, you know, para, diba, hindi ko man sila napaliwanagan ng buong detalye. This video speaks a lot about of what happened. So, ayun mga Ningskis, maraming salamat sa mga prayers nyo. Talagang ramdam ko din yung presensya nyo sa social media. Talagang you made my world busy by sending your warm hugs and condolences to our family. Ayan, thank you din kay Mama Lisa. Kahit na nandun si Mama sa Quezon, talagang she made sure na makatawag and iparamdam yung ano yung presensya niya kahit malayo siya sa amin. And then also kay Ate Jean, kay Kresha, tsaka kay Kevin, guys, maraming salamat for remembering us and sending help, no? Maraming salamat talaga.